Diyos ko po, delikado to. Baka mag-kudita na. Grabe, pasabog, FPRRD, Press Marcos, Tamba, Nagulantang. Ano ba yan? Pagulo ng pagulo ng pagulo ng pagulo. Bakit ganun? Bakit ganun? Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balita. Balitang ito. Pasok! Mo yung mga militar pati polis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Pag kudita yan, loko na. Magka-Pilipino yan. Ayang polis inyo yan, militar inyo yan, huwag kayong matakot. Pag magpuntan dito, wala. Nako, binanggit muli ni Tatay Digong ang polis at sundalo. Nako, meron pong malaking ibig sabihin. Kumbagay, sinasabi kanina ni Tatay Digong, kung yung mga pulis, inyo yan, yung mga militar, inyo yan. Pero kung loloko-loko kayo, no? Hindi magiging inyo yan. Kumbaga, kukontra sa kanila yan dahil tapat sila sa serbisyo. Yun yung pinaparating ni FPRRD, no? Iniisip nila ang bayan. Kaya kung sakaling loko-loko ka na ganyan-ganyan, is hindi ka nila susundin at maaari sila na parang lumabag. Diba kung mali na ang ginagawa? Eh, tama naman, kung mali naman ang ginagawa na, is bakit pa kukonsintihin? Diba kung ika'y makabayan at iniisip mo ang ating bayan at ikabubuti ng mga Pilipino, diba kasi may sinumpaan silang tungkulin, dapat yun ang kanilang ipatupad. Po yan. Malaking pangitain po ito. Mahal ko to, alam nila, yung mga pulis na militar, maraming salamat sa inyo. Ito, alam nyo po, malaking bagay po ito, ha? Yung pagpapasalamat ni Tatay Digong sa pulis at militar. Tatandaan po natin, kahapon, sinabi ni MJ Mondejar sa SMNI. Ito, hindi ko po alam, sa kanya ko lang narinig, ha? Kung ito ay may katotohanan, pakicheck nyo na lang. Pero binanggit niya po ito sa SMNI, nabawasan, di umano, ang pulis, ang sahod ng pulis at sundalo ngayong administrasyon. Okay? Pero, bukod dyan, si Tatay Digong po, dinoble ang sahod ng pulis at sundalo. Makikita nyo, dun pa lang ang difference. Magaling talaga si Tatay Digong kasi ito po ang nagdi-defend ng ating bansa. At malalim, para sa akin, in my opinion, yung pagpapasalamat ni Tatay Digong, continuously, binabanggit niya yan sa may sug. Totoo yan, no? Nung panahon ni FPRRD, no, nanunungkulan pa siyang presidente, talagang binigyang halaga niya ang mga pulis at ang mga kasundaluhan natin. Kung tutuusin nga yung mga panahon dati na mga corrupt na mga kapulisan, di ba ipinapadala sa ibang lugar? No? Sa Mindanao sila parang inilalagay. Pero kung matino ka, is dito ka. Di ba? At isa pa, nilagyan niya ng mga benepisyo, dinagdagan ng sweldo, binigyan sila ng ano, lahat ng pabor na ibigay sa kanila. Di ba? Yun ang ginawa ni FPRRD, talagang inilagaan niya ang kapulisan at kasundaluhan natin na dapat naman talagang ibigay sa kanila. Siyempre, alam naman natin kung gaano kahirap ang trabaho nila. Itinataya nila ang buhay nila sa oras ng serbisyo nila. Kumbaga, isang paan na yung nasa hukay sa kanila eh. Yung mga pulis para sa pagpapatupad ng katahimikan, yung mga sundalo sa pagpapatupad ng katahimikan, di ba? Lalong-lalo na ang mga sundalo, napakahirap ng kanilang ginagawa. Buwis buhay talaga. Nalalayo sa kanilang pamilya, di ba? Delikado sa mga gubat-gubat, sa mga ano, at mga terorista, mga rebelde, ang mga kalaban nila. Ang hirap ng ginagawa nila. At talagang karapat dapat silang mabigyan ng pabor. If you don't not, if you didn't notice it, parang kasama na yan. Bukod dun sa bangag issue, kasama na yan yung pagbabanggit sa mga pulis, sa mga sundalo. At yaan, para sa akin ay magandang pangitain dahil relax lang po. Maybe, someday they will take a stand. As for the moment, antayin po natin ang leading ni Tatay Digong. Ang leading niya sa ngayon,
laging pasalamatan ang sundalo at pulis. They will play a big role. Tandaan po natin yan. Kaya po kasali yan lagi sa speech ni Tatay Digong. Atin yan, maniwala kayo. Atin yung militar pati pulis, sa tao yan. Maniwala kayo, atin. Atin yung pulis at militar sa tao yan. May problema tayo kung sakali hindi nagagampanan ng gobyernong ito, ng administrasyon ito, ang kanilang responsibilidad, yung kanilang sinumpaan, yung kanilang mandato, kung bakit sila binoto ng taong bayan. Tatandaan niyo po, may reason bakit binoto ng taong bayan itong mga politiko na ito. Ang pulis, syempre nakikinig lang yan. Nagmamasid lang yan. Of course, there is a time for everything. Sabi nga ni Tatay Digong, kasi po, kahapon nung nag-i-speech siya, naka-standby na po kami sa SMNI. Kaya alam namin po itong binabanggit ni Tatay Digong, na sundan mismo namin yan, nakikinig po kami. There is a time for reckoning. Napaka-importante niyan. There is a time for reckoning. Sa madaling salita, sa Tagalog, may panahon lahat. Relax lang tayo, may timing. Sundan muna natin for the meantime. Ano leading ni Tatay Digong? At isang leading ni Tatay Digong, pinupuri, pinapasalamatan ang pulis at sundalo. Maybe, alam nyo na kung bakit. Your guess is as good as mine. Atin yan. Ulitin ko, atin yan. Sabi ni Tatay Digong. Ayan na, si Tatay Digong na yung nagsabi, atin yan. Ayan, no? Talaga namang sa atin yan dahil sila ang nagbibigay protekta sa atin. Diba? Yan ang ginagawa talaga nilang trabaho. Ang protektahan ang mga mamamayan. At bukod dun sa atin yan, wala akong alam nyo na yung mga katunay, ano lang tayo, kung ano yung naglalaro sa isip nyo. No, para kasing may palaisipan yung sinabi ni Tatay Digong doon na atin yan, no? Parang palaisipan yun eh. Yung nakatutok kaninong umuupo dyan sa putang inang, alam ko yan kasi galing ako sa Malacañan. Alam mo yung mga militar pati pulis, pag lukuloko ka dyan, iiwanan ka talaga. Ngayon, sino pinaparinggan? Alam mo yung mga military at pulis, pag lukuloko ka, iiwanan ka yan. Ego Choli, marami nagsasabi ha. Marami nagsasabi, okay? Hindi ko sinasabing totoo-totoo, hindi. Eh paano Coach Oli kung nababayaran? Yun lang. Di ba? Tatandaan po natin. Ako as paniwala ko, panahon lang. Antayin lang natin. Kasi pag ang isang bagay hindi organic, halimbawa, bayad. Kasi lahat naman may bayad eh. Sa vloggers, may bayad. Sa mga broadcasters, may bayad. Sa media, may bayad. Posible sa militar din, may bayad. Posible sa police din, may bayad. Lahat dyan, may bayad. Yeah, pero hindi naman lahat dyan. Mga maliliit na porsyento lang yan. Tama yun. Hindi naman lahat ng mga kapulisan, lahat ng kasundaluhan ay pwedeng supalpala ng pera. Diba? Kaya nga sila pumasok sa ganyang profesyon para maglingkod sa taong bayan. Siguro may mga ganun. Mangilan-ngilan lang naman yun. Hindi naman kalahatan. Kasi kung lahat sila ganyan, is wala. Magulo ang bansa natin. Diba? Meron pa rin mga pulis at sundalo na tapat sa kanilang serbisyo. At lagi silang nakatingin kung sino ang tama. Yun ang dapat nilang nakikita lagi. Kung sino ang tama at kung sinong mali. Kung mali ka, is bakit ka nila kukonsintihin. Kung tama ka, patuloy ka nilang kukonsintihin sa tamang ginagawa mo. Pero yung mga nababayaran, yun ang mahirap. Diba? Minsan kasi, yun ang sumisira. Kumbaga sa pelikula, sinasabi nila, isa kang anay, diba? Sa departamento, mga ganun. Diba? Yun ang mahirap. Pero, natutuklasan din naman yun. Hindi na nanalo ang anay sa pamatay ng anay. Diba? Kaya dito, is hindi lahat ng kapulisan, hindi lahat ng kasundaluhan, ay ganun ang pag-uugali. Maraming alingas-ngas na nababayaran ng vlogger, anong nangyayari? Iniiwan din sila. Bakit? Hindi organic. Pag hininto mo bayad dyan, tapos ka na. Tingnan nyo nangyayari ngayon. Oh, yung mga dating bayad, tahimik na. Mas masarap talaga yung magseserbisyo ka sa mga tao na taus-puso. Diba gaya ng ibang mga vlogger na hindi naman nababayaran? Diba? Nagsasalita ka
kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung naoobserbahan mo sa bansa natin. Mas nagvo-voice out ka kaysa yung nagvo-voice out ka dahil bayad ka. Diba? Kumbaga, o pabanguhin mo pangalan ko, ganto, ganyan, ganyan, sirain mo sila. Ang hirap nun, parang nawalan ka ng dignidad sa sarili mo. Diba? Yung ipinapahayag mo sa mga tao, natatapalan ng salapi. Napakahirap nung ganun. Mas maganda talaga is nasa puso mo yung ginagawa mo. Mas nararamdaman mo. Diba? Fidela Jumalin, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Kaya antayin natin si Tatay Digong. Ha? Relax lang. Alam mo, sa katunayan, medyo nung nakikita ko si Tatay Digong, parang gusto ko na siyang pagpahingahin. Matanda na. Oo. Nagawa niya na yung mga dapat niyang gawin sa Pilipinas. Nagawa niya na yung dapat gawin niya sa Davao. Parang gusto mo na siya magpahinga, enjoy naman ang buhay. Kasi all his life, pinagsisilbihanhan na tayo. Lalong-lalo na ang Davao. Diba, bakit hindi naman siya mag-relax? Diba, parang ganun eh. So, sa isang banda, ganun na naiisip ko kay Tatay Digong. Sa isang banda, parang naiisip ko rin. Huwag muna, kasi yung mga taong workaholic, pag pinag-relax mo yan, lalong nagkakasakit. Nung tutusin kasi dati, no, nung nagkaroon ng eleksyon ng 2022, is talagang relax na si Tatay Digong. Nakikita naman natin na labas na siya dyan eh. Diba? Nakikita naman yung mga pictures niya, diba? Mga video niya. Iba na eh. Talagang relaxing na. Kumbaga, na-achieve na yung dapat niyang ma-achieve. O, nakikita natin, kumakain na lang siya, kasama niya si Bongo, ganun. Kaso nga lang, talagang hinatak talaga si FBRRD pabalik. Bakit siya hinatak pabalik? Nung mga tao na sumisira at humahamak sa anak niya. Siyempre bilang ama, sinasabi ko nga dati, pababayaan mo ba ang anak mo na ganun-ganun nila lang sa harapan mo? Siyempre bilang ama, hindi ka papayag na ganun-ganun na lang. Okay lang sana kung ibang tao ang bumabanat kay VP Sara. Yung mga kalaban talaga ni VP Sara. Kaso nga lang ang nangyari, mismong kasama ni VP Sara ang bumabanat sa kanya. So syempre parang nadismaya si Tatay Digong dyan, kaya bigla siyang lumitaw. Hanggang sa ngayon nagtutuloy-tuloy si Tatay Digong sa paglabas. Na hindi naman na dapat, dapat nagpapahinga na siya. Syempre sa edad niya, at saka dapat wala na siyang stress. Kaso nga lang ngayon talagang nagkakaroon ng stress si Tatay Digong sa ganyang mga nangyayari. Kasi akala dati nating lahat is maayos na, walang problema, 'di ba? Nanalo na ang unit team, natupad na ang gusto nating mangyari, magiging maayos na ang bansa sana. Kaso hindi natin ine-expect na biglang mag-iiba ang timpla. 'Di ba? Dahil sa alitap-tap na naghahangad ng mataas na kapangyarihan, yun ang pinagmulan talaga. 'Di ba? May mga kamag-anak kayong ganun? Oh. Yung workaholic ka, hindi yung tamad-tamad, yung sanay ng patambay-tambay, si Tatay Digong, ang tagal mayor niyan, ang tagal sa politika. Totoo 'yan. Kaya medyo torn ako eh. Dapat bang magpahinga? Totoo 'yan, kapag workaholic ka tapos bigla ka nahinto sa trabaho, manghihina at manghihina ka. Mas maganda talaga kung ano yung nakasanayan mo, yun yung tinutuloy-tuloy mo. Si Tatay Digong o hindi. Siguro makaka-decide lang yan, siya at ang kanyang pamilya. But whatever it is, magpahinga man siya o tuloy ang laban, nasa likod tayo ni Tatay Digong. Tuloy po natin. Makudita yan. Loko na. Magka-Pilipino yan. Ayang pulis inyo yan. Militar inyo yan. Huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala yan. Kasi in fairness sa mga pulis, ha, talaga namang makabayan niyang mga yan. Minsan lang, naiipit sila pag tarantado mga namumuno. Pasensya na po sa mura. Yung mga namumuno, syempre uutusan sila niyan. Eh syempre mga bossing niyan, yung mga yan. No? Pero syempre, nasa loob pa rin yan, yung Pilipino. Pag talagang aapihin mo ang mga Pilipino, wala ka dyan. Tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar pati pulis. Mabuhay sila. Ako, malaki ang respeto ko talaga sa mga kapulisan natin at mga kasundaluhan. Dahil damang-dama ko kung ano yung hirap na ginagawa nila. No? Pwera dun sa mga ano, sa mga kurapa, mga walang yang mga ano. Pero dun sa mga tapat talaga at nagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino, yun talaga ang mga dapat irespeto. Kasi kung wala yan, matagal na tayong kinain doon sa South, ang insurgency, at dito naman, itong komunista. Oh, tama. Maraming salamat sa mga
kababayan nating nagsisilbi, mga pulis at militar, gaya ng sabi ni Tatay Digong, there is a time for reckoning. Antay lang po kami, maraming maraming salamat po. At alam ko, kayo po, ang puso ninyo, ay kayo po ay poprotektahan ninyo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po muli. Eh, yes po, live to Al Jardin. Ngayon, medyo wala na. Sana, mahina na lahat. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But once in a while, maganda na ang takbo. Independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections. We choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga, si Marcos noon attempted to tinker with the Constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Cory, at si Cory naman fixed it itong 1987. Pero ganun pa na marami ang pagkukulang. May sinabi dito si, may answer, sabi niya, mas maganda kasi pag-iikutin buong bansa, Coach Oli. Kasi maraming kababayan natin na walang alam, walang pakialam sa politika. May punto ka dyan. May answer. May answer. Anyway, may punto ka dyan. Dapat talaga maikot. Pero, ngayong nahihirapan tayo, at higit sa lahat, kung magbabasa po kayo ng mga comment section, bakit hindi na tayo sa EDSA? Bakit hindi sa Manila? Bakit hindi sa Liwasang Bonifacio? Bakit? Kasi andito po ang sentro. At ito po ay malapit sa Malacanang. Mas mag-create po ito ng ingay. Mas madidinig tayo. Kasi ang purpose nitong rally, the main purpose is para marinig ang daing ng pang-aapi sa mga Pilipino. Anong ginagawa ng ating gobyerno? Pero ano, no? Talagang ako, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko talaga expect na mangyayari ito. Diba? Mas ano pa eh. Mas parang naging mas lalo pang magulo. Eh, kasi noong panahon ng Dilawan, ano lang sila eh. Kumbaga, parang ano lang sila eh. Hindi naman ganito. Diba? Pero hindi natin ini-expect na talagang hahantong sa ganito, na parang nagtatablahan na sila. Yung matinding pagsasama na nakita natin is parang nahiwalay. Tingnan mo ha, ilang tao lang ang gumawa nun. Or isang tao lang ang talagang gumawa nun is ang laki ng naging epekto, lalong-lalo na sa unity. Halos nawasak. Diba yung pag-asa ng bansa? Yung pag-asa ng bansa na alam nilang makakapag-ahon at makakapagpabago sa takbo ng Pilipinas ay biglang nagkaganito na lang. Yung unity noon ang naging pag-asa ng bansa. Pero hindi natin expected na hahantong sa ganitong pangyayari. So, pag sa Manila po ito gagawin, sa Liwasang Bonifacio, bukod sa hindi na natin kailangan ng permit, mas maingay po ito. At siguradong mas makikinig sila kasi malapit na to sa Malacanang. If we show yung ating dami sa Liwasang Bonifacio, baka makinig ang binging administrasyon. Na. Dahil nga, ulitin ko, malapit na sa Malacanang. Ayon, at ating natong haya ng video na nagbula kay Pinoy News TV. At syempre, credits to Coach Oli yun. Si Coach Oli nagsasalita at si FBRRD na dinig natin, mga katunay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natong hayan ngayon? At binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.